Magandang gabi po sa inyo. Lalong-lalo na po sa iyo, Sir Paul. Gusto ko lang pong ibahagi ang experience namin ng nililigawan ko noon. Ang pangalan ko pa ay Redentor. At yung nililigawan ko naman po ay si Gila. Taong 1998, nagtapat ako sa kanya na nililigawan ko na siya. Yun din yung taon na minatukusan kaming hindi kapaniwala. Laking pasalamat na lang po namin kasi malakas kami kay Lord. Nga po pala, noong mga panahon na yan, isa po akong pulis. Bukod sa pagiging pulis, isa din po akong pintor. Talento ko na talaga ang pagpipinta. At heto rin ang dahilan kung bakit kami nagpunta sa may bundok sa may Pampanga. Taga Pampanga kasi yung nililigawan ko. Siyempre bilang maliligaw, nagpunta ako sa kanila. One time na pag-usapan namin, paano kaya kung ipipinta ko siya? Pumayag naman siya noon. Naghanap kami ng magandang view. Nagkataon lang na habang nasa bahay kami, mayroon kami nakita bundok na malapit lang din sa kanila. Nakita namin na may mga tao naman na nag-aakyatan doon. Kaya sila ang sinunda namin. Tanghali na po noon, pero hindi naman ganun kainit. Noong oras na yon, hindi namin alam na doon na pala magsisimula ang kalbaryo. Sumama kami sa mga lalaki na yon. Umakit kami ng bundok. Tinanong nga nila kung anong gagawin namin doon eh. Sinabi naman namin yung pakay namin. Noong nag-iwalay na kami ng landas, sinabihan nila kami na mag-iingat kasi yung daan daw natatahakin namin medyo peligroso. Ang iniisip ko naman na tinutukoy nila iba kami mga bangin. Tapos madulas, baka iniisip nila na malalaglag kami. Wala na ako ibang maisip na dahilan. Pero kahit nagbabala sila sa amin, tumuli pa rin kami. Makalipas pong ilang minuto ng paglalakad, may nakita kami magandang tanawin. Mataas sa parte siya. Kaso, hindi na muna kami nagsimula. Sabi kasi ni Gia, mas maganda raw kapag nagpinta ko yung palubog na yung araw. Natawa nga ako nun kasi madilim na nun. Yun pala, iba ang tinutukoy niya. Bali yun nga, naghintay kami na lumubog yung araw. Alam ko nakatanghan yun. Pero kasi, inaya niya akong gumawa ng milagro doon. Hindi pa kami nun na, ligawan pa lang. Kaya syempre, bilang lalaki, ano pang magagawa ko? Palay na ang lumalapit sa manok. Tuka na agad. Nang magsisimula na po kami, bigla ay parang may nadinig po kami ng mga hype na nagtatakbuhan. May dala naman akong flashlight noon. Kaya nakita ko kung nasaan yung mga yun. Nakuha na yung interest namin. Kaya hininto muna namin yung ginagawa namin. Kakasunod namin sa mga hayop, may natanong kami mga bahay. Para siyang maliit na baryo. Ang ilaw lang doon, mga gasera po. Natuwa naman si Gia kasi mukhang kakaiba yung lugar na yun. Akala namin tourist spot. Paglapit namin doon, nagtaka kami kasi parang walang mga tao. Lumapit kami doon sa parang tindahan. Ang gara nga po eh, kasi mga tinda parang mga maskara. Kakaibang mga maskara yun. Basta mga nakakatakot. Pang horror po. Yung tipong pang Halloween po. Bibili nga sana ako din eh. Kaso, pinigilan kami ng lalaking dumaan. Ang sabi sa amin, huwag daw kami bibili. Kasi yung nagtitinda raw doon, aswang. Napaisip ako noon. Naniniwala rin kasi ako sa mga aswang. Bata pa lang ako, exposed na po ako sa mga ganyan sa kapis. Doon nagsimulang umantar yung pagiging investigator ko. Nilapitan ko po yung tindahan. Wala pa kasi nagbabantay. Sinek ko lang naman yung unang maskara na malapit sa akin. Hindi siya gawa sa baka o di naman kaya plastic. Kakaibe, parang gawa sa balat na kung ano. Nagtataka na si Gia nun kung ano yung ginagawa ko. Sa totoo lang, na-curious talaga ako sa sinabi ng lalaki na yun. Nagtawag ako dun sa bahay na yun. Pero walang nga sagot. Medyo naiilang na nga si Gia. Kaya hinila niya ako palayo doon. Naglakad na lang kami. May nakita naman kaming kainan ng lugo doon. Hindi naman siya kalayuan. Kumain kami doon. Habang nakain kami, napapansin ko na panay ang tingin sa amin ng mga tao. Hanggang sa may isa ng lalaki doon ang hindi nakatiis. Kinausap niya kami. Sinabi niya na umalis na raw kami para hindi kami mapahamak. Hindi raw namin alam kung ano meron sa lugar na yun. Hindi na ako makatiis noon. Nakiusap ako sa mga tao doon
Nabantay na muna si Gia. Pumayag naman si Gia na maiwan siya saglit. Siyempre bilang isang pulis, tungkulin kong alamin kung may hindi tama nangyayari doon. Sabi rin kasi ng mga tao sa lugawan, yung tindahan na maskara, meron daw tinatagong lihim. Basta nung gabi na yun, parang lahat po ng detalye naging instant. Sila na mismo ang nagsabi. Kinawa ko yung baril ko sa bag, sinukso ko sa tagaliran ko. Pumunta ako sa tindahan, wala pa rin tao. Yung tindahan na yun, hindi naman kalakihan. Tinignan ko ulit yung mga maskara na nakadisplay. Balat talaga siya. Hindi ako pwede magkamali nun, Sir Paul. Wala namang nasagot sa akin. Kinato ko na yung pinto. Bukas naman yung pinto, kaya tinula ko na lang. Nakakita ako sa loob ng iba't ibang uri ng lagari. Naglakad pa ako sa loob ng bahay. Nang sa isang iglap, bigla ako nalaglag. May natapakan akong butas. Bumagsak ako sa ilalim. Mabuti na nga lang nun, hindi ako napuruhan. Yung pinagbagsakan ko, para siyang underground. Panibagong kwarto ulit. Pero ang mas kinagulat ko, may nakita akong garapon na malalaki. May mga laman po sa loob yun. May bituka, atay, at kung ano-ano pang parte. Nang lumingon naman ako sa kaliwa, may nakita naman akong garapon na may mga laman na ulo. Muntikin ko nang mabitawan yung flashlight. Nagulat talaga ako. Sa may bandang dulo, meron akong napansin nakasabit. Noong unang tingin, inakala ko na parang tuwalya lang. Pero nung makalapit ako, doon ko na nakita ng tuluyan na yung mga nakasabit na yon ay balat pala ng tao. Hinawakan ko na mahigpit yung baril ko. Dahil dun sa natuklasan ko, nakumpirma ko na yung mga maskara ay gawa sa balat ng tao. Hindi ko na pinansin yung baho na naaamoy ko. Ang mahalaga lang sa akin nun, mabalikan ko si Gia. Mabalikan ko si Gia. Hindi pala talaga kami safe sa lugar na yon. Kung tutuusin, kaya ko namang harapin kung sino may pakana nun. Ang iniisip ko lang talaga na paano kung yung may-ari ng tindahan na yon ay totoong aswang. Aakit na sana ako sa may hagdanan nang biglang may lumitaw na kung sino. Hinila ko, tapos tumalsik ako sa misahig. Pagtingin ko, bumungad ka agad sa akin yung lalaki. Mahaba yung uso, mahaba yung tenga, tapos malalim yung ngipin. Nagpaputok agad ako, pero yung lalaki, mabilis siyang umilag. Ang liksi ng kilos niya. Gumapang pa siya sa pader palapit sa akin. Nakailang puputok na ako sa kanya, pero sa halip na matamaan ko siya, ako pa yung nagawa niyang sugatan. Natamaan ako sa kanan kong braso noon. Sanay naman ako sa apde, kaya hindi ko ininday yun. Nang makakuha ako ng tiyempo, doon na ako nagpaputok ulit. Tinamaan ko siya sa mihita niya. Sinamantala ko yun para paputokan ulit siya. Sinundan ko ng sinundan hanggang sa hindi na siya nakatayo. Buong akala ko tapos na, pero nagulat na lang ako nang meron pa palang isa. Mas malaki yun, kaya doon na talaga ako kinabahan. Paubos na yung bala ko noon. Wala na ako ibang naisip na paraan. May nakita akong gasera sa labag. Tapos hinagis ko rin sa isa pang malaking aswang. Kumalat yung apoy sa labag. Doon na ako umakit na hagdanan. Pero bago ako makaakyat, nahawakan niya ako sa paanan. Pagkalabit ko ng gatilyo, nagulat ako kasi ayaw na pumutok. May bala pa naman, pero sadyang malas lang talaga ako noon. Kaya ang ginawa ko, binato ko sa mukha niya yung barela. Natamaan ko yung mata niya. Nang malaglag siya, nakaakit na rin ako. Tumakbo ako palabas ng tindahan na yun. Binalikan ko si Gia. Takot na takot siya. Narinig pala niya yung mga putok. Inaya ko na siyang umalis ng baryo na yun. Maswerte at may dalawang lalaki nagpresinta na ihatid kami sa mabilis sa daan. Hindi naman kami tumanggi. Dala yung mga itak nila. Sinama po nila kami pababa ng ilog. Madaling madali kami kasi hindi ko napatay yung isang aswang. Habang tumatakas kami, nasabi ng isang lalaki na mga aswang din sila. Siyempre kami ni Gia napatigil. Inago ko agad sa isang lalaking itak. Tapos
tinutuksak nila. Pero nagpaliwanag sila sa amin na hindi naman sila mga masasamang aswang. Sakto na yung araw, alipin daw sila nung nagkangal ng Ormel. Yun daw yung may-ari ng tindahan ng mga maskara, yung masama lang daw sa baryo nila ay yung Ormel. Yung Ormel daw nandudukot ng mga tao, tapos yung mga laman-loob ginagawang pagkain. Yung balat naman daw, yun naman yung ginagawang maskara. Nahirapan ako maniwala sa kanila noon, sa kanila mismo nang galing na mga aswang sila. At ayaw ko na sanang sumama kami ni Gia, kasi baka kung saan lang nila kami dalhin. Pero noong oras na yun, wala na akong panahon para makipagtalo, kasi yung Ormel na aswang bigla na pong nakasunod sa amin. Hinila kami ng dalawang lalaki doon sa may ilog. Meron doong lumang bangka na disagwan. Doon kami sumakay patawid yun sa kabilang bundok na kung saan daw mas marami na raw tao doon. Pagkasakay namin doon, nakita namin sa itaas yung Ormel lumilipad. Yung dalawa naman binilisan ang pagsasagwan. Pero nang makita namin na dadagitin na kami ng Ormel, yung dalawa biglang nagkaroon din ng pakpak. Tapos sinalubong nila sa Ormel habang nagkakabunuan sila sa ere. Kami ni Gia sagwan lang ng sagwan. Kita namin na nagawang ilayo ng dalawa si Ormel sa ilog, kaya mas lalo kaming nabuhay ng loob. Malapit lang naman yung kabilang ilog, kaya nakarating din kami agad. Pagdating namin doon, may mga tao agad na nakakita sa amin. Noong una, akala nila mga aswang kami. Nang makumpirma po nila na tao nga kami, pinatuloy nila kami sa baryo po nila. Habang ginagamot nila yung sugat ko, kinuwento ko sa kanila yung totoo nangyari. Sabi pa nila sa amin, delikado rin yung ginawa namin. Kasi yung baryo daw talaga na yun, puro aswang yun nandoon. Maswerte lang daw kami kasi nakaligtas nga kami. Halos lahat daw kasi ng tao na papadpad doon eh hindi na nakakalabas. Laking pasalamat namin kasi nakaligtas nga kami ni Gia. Hiyang-hiyang ako sa kanya eh, kasi sobrang trauma yung naramdaman niya. Hindi ko naman inakala na may kakaiba pala sa lugar na yun. Ang gusto lang naman namin ay mamasyal at magpinta. Pero isang malaking katangahan pala ang ginawa namin. Pero kahit na ganun ang nangyari sa amin, hindi pa rin ako iniwan ni Gia. Dahil nga sa naranasan namin na yun, sinagot niya ako. Napatunayan ko rin kasi ni isa akong matapang na pulis. 3 araw pagkatapos ng pangyayari na yun, nakipag-ugnayan ako sa mga kabarok sa Pampanga. Pinilit ko sila na imbestigan yung lugar na yun. Inaproba naman nila ako. Pinuntahan namin yung baryo na yun. Ang dami namin. May mga naabutan kami mga tao doon na palagay ko eswang talaga. Pero hindi ko sila nilaglag. Alam ko naman na mabubuti sila. Kung hindi dahil sa kanila, baka wala na kami nag-iya. Ang target talaga namin noon, si Ormel. Ang kaso nga lang, hindi na namin natagpuan. Ang naabutan lang namin, yung mga garapon na may laman ng mga organs ng tao. Pati po yung mga balat na ginagamit pang gawa ng maskara. Kinumpis kayo na nagkaroon ng investigasyon sa lugar na yun. Pero kalaunan, nabasura yung kaso. Hindi kasi namin matagpuan yung Ormel. Yung mga kabaro ko nga, hindi naniniwala sa akin na aswang yun. Pero ang mahalaga nun, nakuha namin yung mga ebidensya. Nakatulong kasi yun para matukoy kung sino yung mga nawawalan tao sa probinsya na yun. Hindi na yata kumalat ng kwento tungkol sa mga aswang. May utos kasi nakakataas sa amin na huwag nang gumawa ng mga kwento nakakatakot. Takot silang mabawasan ng turista yung Pampanga. Pinilit nilang itago sa publiko na ang Pampanga ay puga din niya ng mga aswang. Hindi ko intensyon na siraan ang Pampanga. Mahal ko po ang bayan ko. Dito na kami ni Gia tumira. Nagkapamilya. Nagkaanak. Nagkaroon ng buhay. Ang gusto ko lang, maging aware ang iba. Kasi hanggang sa mga panahon na to, marami pa rin aswang. Mula kasi na magpalipat ako dito bilang pulis, ang dami kong operasyon na may kinalaman ng mga aswang.
Kung gusto niyo malaman yung mga kwento na yun, mag-comment kayo. Titignan ko. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. Uulitin ko, isa sa pinakamaulit na probinsya ang Pampanga. Pero isa rin ito sa probinsya ng Pilipinas na maraming aswang.